Nagsangasanga na nga ang balitang magkakaroon ng malaking pagbabago ang Itbulaga sa bagong pamamahala nito. Ang longest running noontime show sa bansa ay produced ng Tape Incorporated. Ang mga founders ng nasabing kumpanya ay sina dating Zamboanga del Norte representative Romeo Halosos at Tony Tuviera. Pero sinasabing mas malaki ang share ni Halosos kaysa kay Tuviera na nais nitong si Bakin. Kapag nangyari ito, ipinauubaya na lang daw ni Halosos sa kanyang mga anak na sina Bullet, Jan at Soraya ang pagpapatakbo ng Tape Incorporated. Damay syempre ang Itbulaga. At kapag natuloy ring matanggal sa pwesto si Tuviera, ay kasama ring maaalis ang trio ni na Tito, Vic Soto at Joey De Leon. Dalawang version naman ang kumalat nitong March 3, Biyernes, kaugnay ng pagbabagong inaasahang magaganap sa Itbulaga. Ang unang version ay ang balitang ang ipapalit sa TVJ ay ang mga mas batang host ng Itbulaga na sina Jose Manalo, Wally Bayola at Alan Kay. Mapapansing walang binabanggit na Paolo Ballesteros sa planong pagbabago o balasahan sa programa. Ang ikalawang version naman ay may kaugnay kay Willie Revillame. Si Kuya Will daw ang nililigawan ni Halosos para ipalit sa TVJ. Matatanda ang ipinangtapat noong 2005 hanggang 2010 ng ABS-CBN ang wawawi ni Willie sa Itbulaga. Marami ang nagtatanong kung nagka-interest daw ba si Halosos na kunin si Willie dahil hindi na naman umeere ang programa nito sa All TV. Pero nakalimutan daw ba ni Halosos na bagamat hindi umeere ang wawawin sa nasabing Villar-owned network, ay existing pa ang kontrata ni Willie doon? Nakakagulat nga ang mga taga-suporta ni Willie na hindi pa naman kumpirmado na siya nga ang papalit sa TVJ, ay nakaisip na agad sila ng bagong pamagat ng programa. Bagay raw na gawing Wow Bulaga ang pamagat ng Itbulaga na pinaghalong Wawawin at Itbulaga.